everyone, welcome back again to my YouTube channel. So, panibagong araw, panibagong vlog tayo guys. And may bago na namang lumabas sa Google Play Store na bagong loan application. Wow. 60,000 daw yung pwedeng ipa-loan nito sa atin, ha? So, maximum loan amount yon. So, kung ikaw ay first time na magda-download at mag-a-apply sa loan application na to, na ang pangalan nga ay si Pera Pitaka, Cash Pero Loan. So, under siya guys ng Ace Lending Investor Incorporation. So, magkano ba bilang first time ang pwede nating mautang sa loan application na to? And ngayon nga, nung dinownload ko siya, meron siyang 67 ratings and 4.9 stars. Medyo mataas yung kanyang stars dito, ha? Pero hindi ibig sabihin nun maganda siyang utangan, ano? Wala naman yan sa ratings, wala yan sa stars. So, check muna natin kung anong meron sa application at kung magkano ba talaga yung totoong ipapautang sa atin nito. Pero bago yun guys, bago natin pag-usapan si Pera Pitaka na bagong loan application na bagong labas na naman, para po sa mga bago dyan sa aking YouTube channel, nako, meron po kaming pa-weekly GCash giveaway. At kung ikaw po dyan ay hindi pa nananalo, huwag mo kalimutang mag-subscribe, i-like itong video na to at mag-iwan ka na ng comment dyan sa comment section. So linggo-linggo merong nananalo ng pa-GCash giveaway. O diba, saan ka pa? Manunod ka lang dyan ang pwede mong utangan online, may chance ka na manalo sa ating pa-GCash. At sa last Monday of the month, ha, malapit na yon. May mananalo ulit ng ating pa-cellphone giveaway. Oh, marami na pong nanalo at marami nang paulit-ulit na nananalo. Wow. Kaya huwag kang mag-alala kung hindi ka pa nananalo kasi meron pang susunod na Monday, no? And yan nga, kung interesado ka na malaman kung anong meron dito sa bagong loan application na Pera Pitaka. Kasi malay natin, ito yung loan application na maganda palang utangan tapos hindi natin nireview. Naku, sayang naman, no? So, keep on watching, guys. So disclaimer, no, hindi po tayo agent or promoter nitong si Pera Pitaka. So dito titingnan ko yung application niya kung okay siyang utangan at kung anong meron sa application na to. Syempre mas mahalaga na malaman natin kung magkano yung pwedeng ipautang sa atin lalo't first time nating magda-download or mag-a-apply dito sa loan application na to. And yan nga, so yung link po nito is nandiyan sa comment section guys. Pwede niyo yung i-check para makapag-direct ka sa kanilang application. And kung ikaw dyan ay naghahanap ng mga loan application na talagang subok na 0% sa unang loan mo, buo mong marireceive yung mga niloan mo. Syempre may konting bawas na service fee, transfer fee, hindi naman taga mawawala yun. So check nyo dyan yung mga links ko dyan sa comment section para makatulong sa inyo na mag-direct kayo sa kanilang application. So yan yung mga loan application na pang emergency talaga, ha. Yung may mga biglaan kang bayarin tapos kinulang ka, yan. Maaasahan ko talaga yung mga yan. So dito guys, balik na tayo kay Pera Pitaka. And dito as usual, no, kapag wala ka pang account, maglalagin ka or magre-register ka using your active mobile number and ilalagay mo yung code and sign up and sign in tayo. So dito guys, kay Pera Pitaka, diba 60,000 pesos yung maximum. So dito pag first time ka, 50,000 pesos na lang pala. And meron daw siyang 121 days na loan term at 0.05% na interest per day. Anyway, i-check natin kung gaano katotoo yon and click natin yung apply now. And ito yung mga recommended ID type dito. So kakaunti lang guys. Driving license, PRC, SSS, passport, postal ID, and UMID. Kung wala dito yung mga ID na meron ka, click mo yung other option, baka nandun, no? Pero ito yung sinasabi nilang recommended ID type. So mas malaki yung chance mo na ma-approve kapag yung mga recommended ID type yung iyong gagamitin. And ito nga guys, picturean mo lang yung ID mo dito and mag-facial recognition ka. Medyo nahirapan ako dito sa facial recognition, ha. So intayin nyo lang siyang mag-loading kasi pag mahina yung internet mo, talagang medyo naglalag. And medyo natagalan ako sa part na to. And after yun guys, binak ko lang siya kasi nga medyo nahirapan ako pag facial recognition. Binak ko lang siya, yan. And dumirect na ako dito sa mga fill upan, which is itong identity information. All about lang naman to sa personal information mo, no? And next po dun is work information. About sa pinagtatrabahuhan mo lang naman to guys. So hindi na po dito need ng payslip or other documents. One valid ID lang. And maglalagay ka lang ng mga emergency contact. Pwede ka lang makapag-apply
apply dito kay Pera Pitaka. And next na natin dito ay kung ilan bang contact ka, references yung ilalagay mo. So dito guys, kay Pera Pitaka, need mo po ng 5 contact number. So isipin mo kung sino yung 5 yon, kasi maaari nila yung tawagan or i-text ha. Kaya ingat kayo kung sino ilalagay mo dyan. And after nun guys, dito na tayo sa withdrawal information or kung saan mo pa pwedeng matanggap yung pera. So dito pamimili yan, e-wallet or bank. So sa e-wallet, GCash, GrabPay and PayMaya lang yung option. After nyan, dito na tayo sa last part, which is eto na nga guys. Sa first time, 4,000 po yung na-approve na loan amount sa akin. Pero depende pa rin to guys, no? Hindi po tayo pare-pareho ng ma-approve dito na loan amount. It's either mas mataas pa dito sa 4,000 or mas mababa. So ito 4,000, if ever na 4,000, hindi mo po yun buong makukuha. Kasi dito, nakalagay na 0% interest nga po sila sa unang loan. Pero may service fee na 1,520 po. Yung service fee. And ang amount to receive na lang natin is 2,480 pesos. Halos nangalahati na lang po yung marireceive natin. And meron sila dito sinasabi na repayment schedule na after 7 days magbabayad ka ng 3,960 pesos. And kapag po na full amount mo yon, yung second period na babayar na, which is 40 pesos, is parang bonus na. Hindi mo na babayaran yun. So yan, under review yung aking loan application. And kung babalikan ko siya ngayon ha, kasi kanina lang ako nag-apply dito. Ayan, check ko kung approve ako or hindi. And yan guys, audit failed. Failed na naman ako guys. Hindi na naman ako naaprubahan. Anyways, hindi naman porket na reject ako dito is mare-reject na rin kayo. So, try nyo rin. Pero pag-isipan nyo rin mabuti yung interest na ibabawas at yung amount na marireceive nyo. So, wag nyo siya basta-basta i-install. Kasi nga, lagi ko nga sinasabi sa inyo, mas maganda na may alam ka muna sa isang loan application na applyan mo para, di ba, mapapag-isipan mo mabuti kung uutang ka pa or hindi na. And that's all for today. Yan lang yung meron dito kay Pera Pitaka. Pero sa mga nakapag-loan na dyan, ako, free kayo na mag-share ng experience nyo dyan, no? Para mabasa ng mga bago palang mag-a-apply, is magkakaroon na sila ng idea about sa application na to. And yan nga guys, no? Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, ako, i-click mo na po yung subscribe button. I-on mo na rin yung notification bell para updated ka sa gantong usapan about sa mga utangan, online, ano, and sa mga bago naglalabasan ngayon na loan applications. Bye-bye na muna for now, guys. See you on my next vlog.